Isang napakagandang araw, tanghali, hapon o gabi sa inyong lahat mga kakusinas. Welcome po dito sa Kusina Dominico. Ang ngayon pong araw ay magluluto po tayo ng mondongo. Ang dish po nito ay isang traditional Spanish recipe na inadapo ng ating mga kababayan sa Cagayan province, na nilagyan lang po nila ng Filipino twist. Basically po sa Cagayan, ang gamit po na nila dito ay carabao innards or yung laman loob ng carabao. So since dito sa Middle East ay wala po tayong available na carabao innards or laman loob ng carabao, ginamitan lamang po natin ito ng beef innards or yung laman loob ng baka. So umpisa na po natin mga kakusinas. So dito po sa ating pressure cooker, igigisa lang po natin dito yung ating taba po ng baka na hiniwa natin sa maliliit. Tapos pamamantikain lang po natin ito para hindi na po tayo gumamit ng oil. So after po nito magmantika mga kakusinas, ilagay na po natin dito muna yung ating bawang. So kapag okay na po yung ating bawang, isunod na po natin dito yung ating sibuyas tsaka yung ating luya. So importante po na gumamit po tayo ng luya dito sa dish na ito mga kakusinas, kasi ang luya po ay nakakatulong po para mawala or mabawasan yung anggo na amoy ng ating laman loob ng baka. So makakadagdag din ito sa bango ng ating niluluto mga kakusinas. So kapag okay na po yung ating bawang, sibuyas at luya mga kakusinas, sunod na po natin ilagay dito yung hiniwang laman loob po ng baka. So ang pagkakahiwa nito mga kakusinas ay malalaki lang po ng konti para sa hiwa na pangpapaitan, tapos medyo maliit lang po ng konti din para sa hiwa po ng pangkalyos. So isasangkot siya lang po natin ito mga kakusinas. Yan. Bali ang gagawin po natin dito ay palalabasin lang po muna natin yung liquids ng ating karne. Bale, itong dish na to mga kusinas na mondongo ay tinatawag din po siya or isa po siya doon sa tinatawag na poor man's meal. Kasi po, ang gamit lang po dito ay laman loob ng baka or laman loob ng kalabaw, which is medyo mura lang po siya na nabibili sa ating mga palengke. Bali po mga kusinas, nahahawig po ang dish na ito doon sa ating kalyos. Yun nga lang po, dito sa dish na ito ay hindi po tayo gumagamit ng chorizo. So kapag medyo lumabas na po yung liquids ng ating laman loob mga kusinas, maglalagay na po tayo dito ng tomato paste, tapos konti pong tomato sauce. Yan. So pagkatapos po ng ating tomato sauce mga kusina, ay maglagay na rin po tayo dito ng pamintang durog. So after po netong pamintang durog, maglalagay din po tayo dito ng secret seasoning. Meron po ako ditong pinaghalo-halong mga seasonings mga kakusinas. Ako lang po yung nakakaalam niyan kasi secret ko lang po yan. So lagay na rin po natin dito. Yan. Nung pagkatapos po ay pigaan ko lang po ito ng lime. So yung iba po, gumagamit po sila ng konting suka para magkaroon lang po ng konting sourness dun sa ating niluluto. So yan. So depende po sa inyo mga kusinas kung ano po yung mga experimental ingredients na pwede po ninyong i-substitute sa bawat ingredients na hindi po available sa ating mga kusina. Ngayon naman po, maglagay lang po ako dito ng konting brown sugar or muscovado sugar. Tapos maglalagay din po ako ng white sugar. So ang white sugar at brown sugar po ang ginagamit po natin kasi nagbibigay po siya ng contradicting taste po sa bawat isa. So si brown sugar may lasang binibigay na wala si white sugar, ganun din naman si white sugar,
may binibigay na lasa na wala si brown sugar. So ganun lang po yun. Dito po sa dish na ito, mga kusinas, instead na gagamit po tayo ng tubig pampalambot dito sa ating karne, ang gagamitin po natin dito ay yung ating pineapple juice. So maglalagay lang ako dito ng eksaktong amount ng pineapple juice. Tapos pakukulayin lang po natin ito at iluluto natin ito dito sa ating pressure cooker na mga 15 to 20 minutes po, mga kusinas. So balikan lang po natin ito maya maya. So after 20 minutes po dito sa ating pressure cooker, mga kusinas, medyo malambot na po siya. So ngayon sunod na po natin dito ng ilagay ay yung ating chickpeas or yung ating garbanzos. Yan, tapos na itong ating garbanzos, mga kusinas, ilagay na po natin dito yung ating pineapple chunks. Ngayon po, mga kusinas, ay pakukuluin lang po natin ito ulit. Tapos isi-simmer po natin ng sandali na lang po hanggang sa medyo lumambot po yung ating chickpeas. Okay? So tatakpan lang po muna natin ito sandali at babalikan na lang po natin ito ng after mga ilang mga minuto. After about another 10 minutes po, mga kusinas, nakita po natin na luto na po yung ating chickpeas. Malambot na po siya. At medyo nag-reduce na rin po yung ating sabaw. So ibig sabihin po, okay na po yung ating dish. Luto na po siya. So gusto ko lang po magpasalamat sa mga subscribers ng Kusina Dominico. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na support para sa ating channel. And for those who are new to my channel, please don't forget to click the subscribe button, hit like if you like this video, leave a comment and share, and you may also click the notification bell for more video updates. Maraming salamat po muli sa panonood ng Kusina Dominico. Paalam!